Bago ang lahat, maghugas muna tayo ng kamay para ma-make sure natin na malinis ang ating lulutuin. Hi! Welcome to Micaella's Kitchen. Ngayon, magluluto tayo ng Espanol sauce, isa sa limang five mother sauces. Pero bago yon, ipapakita ko po muna sa inyo kung paano mag-prepare ng beef stock. Maghugas lang tayo ng carrots at ng celery. Prepare naman tayo ng mirepoix o yung carrots, onion, and celery. White onion ang ating ginamit. So, roughly chop lang natin yan lahat. Yung carrots, kahit hindi nyo nabalatan, dahil inugasan naman natin yung mabuti. Sunod naman natin yung ating celery stalks. Nasamahan natin ng konting dahon. After maghiwa, ilagay na natin ang ating beef bone at na may konting meat. At lagyan na natin ng tubig. Papakuluan natin to ng isang oras. Makalipas isang oras, eto na. Makikita natin na nag-reduce na yung sabaw. Sulain na natin para magamit na natin ang beef stock. Inlay pan naman. Kukuha tayo ng butter. So, mayroon tayo dito 100 grams ng butter. Pero ang gagamitin lang natin 50 grams para sa ating Espanol sauce. So, hintayin lang natin mamalik yung butter. After mamalik ng butter, lagay na natin yung 3/4 cup ng flour. Pero i-add natin ito ng dahan-dahan para hindi mabigla. So, i-add natin and then continue to stir. Ito yung tinatawag natin na roux, butter and flour mixture. So, nasa sa inyo na kung gano'n nyo ka-brown gusto, basta haluin nyo lang ng mabuti, alalay lang apoy. Dahil ang gamit ko ditong pan ay manipis lang, so kailangan mahina lang ang apoy. At kailangan halo lang tayo ng halo. Kuha lang tayo ng pang-measure sa ating beef stock. So, ito yung usual na ginagamit natin na pangtakal ng sinain. So, ngayon na ito. Gaya ng pag-a-add ng harina, ito kailangan din natin itong i-add ng dahan-dahan para hindi mamuo agad. Nasa sa inyo na kung gano'ng kadaming beef broth ang ilalagay niyo, pero para sa akin okay lang na sa una ay malagnaw dahil pag nag-cool down naman siya, lalapot na rin siya. Bali, ang nagamit natin dito is 3/4 cup ng flour at 3.5 cup ng ating beef broth. Maglalagay din tayo dyan ng salt and pepper. Ito na ang ating chicken na may breading mix. Iprito lang natin siya. At takpan. Ipit na natin ang mga hindi natin kailangan. Habang hinihintay natin maluto ang ating fried chicken, gagawa naman tayo ng mashed potato. Hugasan lang natin ang mga patatas. Balatan natin at iwain natin ng saktuhan lang dahil pakukulaan din naman natin siya. Pagkatapos nating hiwain ay lagyan natin ng tubig at ng asin. Papakaluan lang natin ito hanggang sa 5 bot.
Habang hinihintay natin maluto ang fried chicken, i-mash natin ang ating potato. Then na ito, baliktarin muna natin ating chicken. So, meron tayo ditong tinidor para tusukin yung chicken natin kasi ito yung kadalasang part ng chicken na nahihilaw. Meron tayo ditong pan. Yan, buksan natin yung ating kalan at ilagay natin yung natitirang 50 grams ng ating butter. So, ito, gagawa tayo ng butter and milk mixture para sa ating mashed potato. Kagaya ng ginawa natin, i-melt lang natin yung butter. Pag natunaw ng ating butter, ilagay natin yung evaporated milk. Pag medyo may bubbles na yan, pwede na yan. So yan, balik tayo sa ating mashed potato. So ayan, pwede na natin lagyan ng ating butter and milk mixture ng ating mashed potato. Dito, nasa sa inyo na rin kung gaano nyo karami gusto ilagay yung ating butter and milk mixture, kung gaano nyo ka-creamy at kalapot gusto yung ating mashed potato. Then, mag-a-add lang tayo ng salt and pepper dito. Make sure na mahalo nating mabuti para maging even yung kanyang lasa. Walang part na maalat. So, titikman natin ngayon kung okay na yung ating mashed potato. Pwede naman tayong mag-add ng salt and pepper kung gusto pa natin. Okay na ang ating mashed potato. Ngayon naman yung chicken na lang hinihintay nating maluto. Then, mag-plating na tayo. Thank you.
kukuha na tayo ng paglalagyan ng ating chicken at lalagyan natin ito ng tissue para hindi masyadong oily. Magsimula na tayo mag-plating. Lagay lang natin yung gravy dito. At una natin ilagay yung mashed potato. So maganda sana kung may ice cream scoop tayo, pero kung wala, okay lang kahit kutsara o sandok. Ito na ang ating finished product, fried chicken with mashed potato and gravy.